Magpa-pap smear ka na para maiwasan ang cervical cancer at para maiwasan mo na rin siya. Char, ano nga ba ang pap smear at kailan ka dapat magpa-pap smear? Tignan muna natin to. Ito ang matres ng babae. Sa baba niyan ay yung cervix at sa baba pa niyan ay yung puwerta. At dito sa cervix kumukuha ng sample para sa pap smear. Paano ba to ginagawa? Sa clinic ng doktor, ipapahiga ka sa ganitong posisyon. Ito ang tinatawag na dorsal lithotomy position. May ipapasok na sterile na bakal. Ang tawag dito ay speculum para makita ang cervix. At pag nakita na ito, yung parang labi ng isda o yung tinatawag na fish mouth appearance, yan na yung cervix. May ipapasok na cotton at magsuswab sa area na to. Sunod ay ipupunas ito sa slide, isasubmit sa laboratory, pagkatapos ay sisilipin ito gamit ng microscope. Dito makikita kung normal or abnormal ba yung cells mo sa cervix. Kailan ka ba dapat magpa-pap smear? Magsimula ka 3 years after nung unang pakikipagtalik mo. Kung ikaw ay 21 to 29 years old, magpa-pap smear ka every 3 years. Kahit na wala kang sintomas. Dahil pag mas maaga itong nahuli, mas madali itong magagamot. Pag ikaw naman ay 30 to 65 years old, magpa-pap smear ka plus HPV testing. Ang HPV ay human papilloma virus, isa itong uri ng STD na maaaring mag-cause ng cervical cancer. Pero meron namang HPV vaccine para maiwasan ito, lalo na pag ikaw ay sexually active. Makakatulong din sa pag-iwas ang paggamit ng kondom at pakikipagtalik sa iisang partner lamang. Pero dapat yung partner mo, ikaw lang din ang partner niya. O diba, being faithful and loyal saves lives. Walang char yun. Invest in your health. It's worth it. Hanggang sa susunod na char, take care. Anong gagawin mo pag nakagat ka ng aso? Kagatin mo rin, char! Huwag mong kukuskusin yung sugat mo ng kung ano-ano tulad ng bawang, dahon ng papaya dahil lalo mo pang sinisira yung balat mo at pinapapasok yung virus. Huwag mo rin pinapadugo dahil di mo lang pinipisil palabas yung dugo, pinipisil mo rin paloob kaya wala rin gamit yun. Ang rabies virus ay nasa laway ng aso, kaya ang dapat gawin, hugasan yung sugat with soap and water for 10 minutes para ma-wash off yung laway at mabawasan yung virus na pwedeng pumasok. Next step ay pahiran ng alcohol or betadine. Yun lang, pagkatapos nun ay magpa-check up agad para mabakunahan ng anti-rabies. Huwag mong hihintayin na lumabas yung sintomas ng rabies. Dahil ang target ng rabies virus sa utak at pag lumabas yung sintomas, wala na. Dahil wala pang nadidiskubring gamot para sa rabies. Kaya magpa-anti-rabies vaccine agad para maiwasan yan. At para maiwasan mo na rin siya. Char! Charo!